Salamat po mga kapatiran sa ating Panginoon. Patuloy po tayo mag-share. At sa ngayon po, meron po tayong 36 shares. At meron po tayong active na viewers na 124. So magandang gabi po sa ating 124 active viewers. At sana po ay madagdagan pa ang mga makikinig sa atin tonight dahil napakaganda po ng ituturo ng ating Panginoon sa atin ngayong gabi na nagmumula po sa mga salita ng Diyos. Okay po, at ngayon pong gabi dahil Friday, ngayon po ay Friday na at tatapusin ko po ang Acts chapter 13 ngayong gabi. At kung inyo pong mapapansin, kagabi po ay talagang natapos na po ako pero binasa ko po uli at talagang meron pa hong nais ipaunawa sa atin ang Diyos sa Acts chapter 13. At sa Monday po, kung buhay pa ho tayo, ay I will discuss with you chapter 14 na kung saan sila po ay dinala ng Holy Spirit sa Iconium at yun po ay bunga po ng malaking pag-uusig na naganap po sa Antioch, Pisidia. Okay po, so mga kapatiran, gusto ko lang pong bigyan kayo ng konting summary. Ang naging topic ko ho last Monday ay ganito po ang aking topic last Monday: reliable people, those who exercise self-control. So pinag-usapan po natin dyan ang kahalagahan ng self-control. Monday, ragasa ng Monday preaching po natin. Marami pong nakarelate sa mensahe na yan. Okay, Tuesday po, I preach before you ang kahalagahan po ng pagsisiguro ng ating pundasyon pagdating sa kaligtasan. Hindi religion, hindi mabuting gawa, hindi tao, kundi ang ating Panginoon. Okay po, sabi ko dyan, huwag kayong magsusugal pagdating sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Magsugal na tayo sa ibang bagay, huwag lang po dyan mga kapatid. Wag na wag mga kapatid. Kaya po talagang napakahalaga po ng salitang yan. Wag tayong mag-gamble. Kumbaga sa ibang bagay, pwede tayong kahit hindi tayo tiyak kung anong ating ulam bukas, ganyan, kung anong ating isusuot, pwedeng kahit lang ano, pero sa kaligtasan, very important po. Next, last Wednesday po ay tinalaki ko po sa inyo na ang gospel po natin ay radical. Ano po? Talagang grabe po ang radicality ng gospel, ng kaligtasan natin at ni Jesus Christ. Kasi po, tatlo po yan, interrelated po yan. When we say the gospel, syempre, that is the Lord Jesus Christ. Yan po ay salvation, yan po yung good news. At pinakita ko po sa inyo na every section is divinely crafted. Napakahalaga po ng turo na yan. Kagabi po ay tinalaki ko naman sa inyo ang pagsisiguro ng progress at pag-expect naman ng mga life's challenges. Okay, so ngayong gabi mga kapatid ay maganda po ang ating pag-aaralan, making sense of our life. So bago po yun, hayaan niyong basahin ko muna ang verse 36 to 41. Okay po, kung kayo po ay nagpipray ngayong gabi, Lord, kausapin niyo po ako. Ito na po, ibibigay ko po sa inyo ang salita ng Diyos at habang binabasa po natin ang salita ng Diyos, kinakausap tayo ng Diyos. Ang sabi po ng 36, now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. But the one whom God raised from the dead did not see decay. Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Through him, everyone who believes is set free from every sin, a justification you will not be able to obtain under the law. Mabigat po yung statement na yun, ha? Isang pagpapawalang sala na kailanman ay hindi natin matatamo sa ilalim ng batas ni Moses. Pero nakakalungkot, napakarami pa rin religion ngayon. Talagang mosaic na mosaic pa rin. Pero maliwanag po ang revelation ng Diyos sa Bible, oh, a justification you were not be able to obtain under the law of Moses. Verse 40, take care that
what the prophets have said does not happen to you. Mag-ingat tayo na huwag maganap sa atin ang salita ng propeta. Look, you scoffers, wonder and perish. For I am going to do something in your days that you would never believe, even if someone told you. Grabe po yung babala na yon. So ngayong gabi mga kapatid, tayo po ay nasa isang passage na ibahagi ko na rin sa inyo, pero medyo may i-highlight po ko sa inyo ngayong gabi na hindi ko po nabigyan ng pansin lately. Okay po, so itong binasa po natin ay bahagi po ito ng long preaching ni Pablo. Okay po, sa harapan po ng mga Hudyo at sa harapan ng mga Gentiles sa sinagoga ng Antioch, Pisidia. At sa preaching na ito ni Pablo, makikita po natin, Paul quoted how David served God. Okay po. At sa particular passage na ito ay maiintindihan po natin kung paano tayo magkakaroon ng isang sensible na buhay. Isang buhay na punong-puno ng sensibility o karunungan, kaayusan, kagalakan, at saka fulfillment. Wala namang taong tatanggi dyan, kaya lamang hindi nila alam kung paano. Ngayong gabi ay ipapaliwanag ko po sa ating lahat, especially sa ating mga guest, ang tamang release para makarating po kayo sa isang fulfilled na buhay at isang sensible na buhay. Ang tema ko po, pinamagatan ko po na making sense of our life, serve God's purpose in our own generation. So mga kapatid, kung ang buhay nyo po ay parang mechanical, kung ang buhay nyo po ay parang nagsasawa na kayo, ang buhay nyo po ay walang sense, parang ang iba po ay gusto nang mag-suicide, ang marami po ay parang paikot-ikot na lang ang buhay. Ngayong gabi, makinig ka kapatid at iaayos yan ni Lord sa pamamagitan ng preaching na ito. Kapag sinabi nating making sense ang buhay natin, ang ibig kong sabihin dito ay become clear. Ibig sabihin, malabo ang buhay. Hindi mo alam kung saan ka pupunta kapag namatay ka. Okay? Make a hit. Ibig sabihin ng hit, mga kapatid, sana yung buhay na talagang tatama doon sa dapat niyang tamaan. Sana mabullseye natin. Ang ibig sabihin po ng making sense ay meet with approval. Kasi minsan, marami sa atin ng buhay natin ay walang approval. Una, madumi. Okay, ibig sabihin ng marumi ay hindi ayos. Okay, may mga ginagawa tayo na hindi maayos. Okay po, so ngayong gabi ay sa tulong ni Lord ng Holy Spirit ay pag-uusapan po natin yung making sense of our life. Okay po, so ang tanong natin ngayong gabi na tatahakin ng ating pong pag-aaral ay paano nagkaroon ng sensible na buhay si David? Okay po, so ang unang-una kong sagot dyan ay nasa 36. By the way, sa 36 lang po ako magdi-discuss, pero makakakita tayo doon ng talagang spiritual gem. Unang-una na aking sagot doon sa tanong na how did God make sense of his life ay he served God's purpose. Sa talatang 36 po yan. So makikita po natin sa talatang 36 ang ganito mga salita. Now when David had served God's purpose. So mga kapatid, doon lang muna tayo sa salitang God's purpose. Himay-himayin po natin ito para maunawaan po natin. Marami pong purpose. Ano po? May purpose ang tao, may purpose ang gobyerno, may purpose ang communism, okay? May purpose po ang isang negosyo. Pero mga kapatid, naitanong nyo na po ba kung ano yung purpose ni Lord? Si David po, mga kapatid, kaya po naging sensible, makabuluhan ang kanyang buhay. Siya po ay talagang naglingkod. Okay po, siya ay naglingkod. Saan? Sa purpose ng ating Panginoon. Okay po, so para maipakita ko lang sa inyo yung pinagmumulan ko, aatras po tayo. Diba 36 po yung binasa natin? Atras po tayo sa 22, chapter 13 verse 22, makikita po natin yung God's purpose na pinaglingkuran ni David. Ang sabi ng 22, after removing Saul,
Okay, he made David their king. He made David their king. Ginawa siyang hari. So, kita na po natin kagad yung ano ang paglilingkod ni King David. Siya po'y ginawang hari. At ang sabi diyan, God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart, and he will do everything I want him to do. So, ang sabi diyan, gagawin ni David lahat ng gusto ko na gagawin niya. So, yun po ang pinagmumulan ng verse 36 na sinasabing David had served God's purpose. Ginawa siyang hari at talagang nagpakahari siya. Pinaglingkuran niya ang Diyos dun sa capacity na yon, dun sa position na yon. At ang sabi ng 23, from this man's descendants, dun sa lahi ni David, God has brought to Israel the Savior Jesus as He promised. So may mas mataas pa palang purpose si Lord kay David dahil sa kanyang lahi, lalabas ang tagapagligtas na si Jesus. Kaya nga tinatawag mga kapatid ng Bible na si Jesus ay son of David. Pangalawa, mga kapatid, pamangalawang makikita po natin kung paanong naging sensible ang buhay po ni David, he served God's purpose in his own generation. So makikita po natin sa talatang 36 pa rin po yan. Ang sabi ng 36, now when David had served God's purpose in his own generation. Medyo mainit po ako dun sa salitang yon. Actually, yun pong word na yan na in his own generation, yan po ang nagtulak sa akin kaninang umaga para ipangaral ko ito ngayong gabi. Kasi po, mga kapatid, maraming mga Christians, tingnan nyo po itong spiritual gem na ito ha, maraming Christians ang gustong maglingkod kay Lord, pero hindi daw ngayon. Ang sabi dito, naglingkod si David sa kanyang sariling generation. Ibig sabihin, nung panahon niya. Kasi no, talaga namang hindi siya pwedeng maglingkod kay Lord pagkatapos ng kanyang panahon kasi patay na siya. So ganyan po ang kayamanan na sinasabi ko sa inyong gabi na sana'y maintindihan po natin. Na sana po ay maglingkod tayo sa Diyos. Kung ano yung layunin ng Diyos sa atin. Sa panahon natin. Alam nyo, marami dyan, mga kabataan, ang sabi, mag-attend ka sa church, o maglingkod ka kay Lord, o kaya mag-Bible study ka, o mag-aral ka ng Bible, o talagang magsumamba ka kay Lord. Wala silang time. Ang sabi ng mga bata, saka na po pag matanda na ako. Sino, alam nyo mga kabataan, kayo nakikinig sa akin, sino may sabi sa'yo na tatanda ka pa? Yun po ay presumptuous, mali po yun. Hindi po natin hawak ang bukas actually. Isang minuto lang hawak natin ngayon, yung second minute, hindi na po natin yun hawak. Kaya isang uri ng pagyayabang yung salitang, saka na ako maglilingkod pag matanda na ako. Okay, tingnan nyo naman yung matatanda. Pag in-invite mo sa simbahan, mag-aral ng Bible, maglilingkod kay Lord, ang sasabihin naman nila, matatanda na kami. Doon na lang kayo sa mga bata. Kaya alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, puro pag-iwas lang yan kay Lord. Takot sila sa dilim, sa liwanag na si Lord Jesus Christ. So mga kapatiran sa ating Panginoon, sa aking pagsasalitang ito, nakakakita tayo ng mga spiritual gems. Paano magiging sensible ang buhay natin? Well, ginagamit natin si David ngayong gabi bilang model. At ang sabi ng ang pinupunto ko dito ay dalawa lang. He served God's purpose. Hindi niya pinaglingkuran ang purpose ng kanyang ina, ng kanyang ama. Hindi niya pinaglingkuran ang purpose ng kanyang bayan o yung purpose ng kanyang negosyo o ng kanyang kaharian. Ang kanyang pinaglingkuran ay ang layunin ng Diyos. Kailan? Sa panahon niya. So mga kapatid, huling-huli tayo dito. Napakaganda po nito. At so talatang 36 po yon. So pupunta naman ako sa verse 16 para makita nyo naman mga kapatiran. At ras uli tayo,
Kasi nais kong ipakita sa inyo na talagang si Paul, si David ay makikita nating may context or may generation na inalalayan, ipinadala ng Diyos siya dun sa generation na yon. Isipin niyo po yan, baka kapatid kaya ka nabuhay sa generation na to dahil dito ka gagamitin ng Lord. Eh yun naman talaga kasi hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos prior sa iyong existence. Hindi ka rin pwedeng gamitin ng Diyos after your existence. So now is the day of salvation and now is the day to serve the Lord. Now is the day. Hindi wala tayong lusot dito. Hindi ka na pwedeng mga tuwiran, huling-huli ka na. Na talagang ngayong panahong ito, ngayon ka maglilingkod. Particularly sa panahong ito ng pandemic. Okay, ang sabi ng verse 16, standing up, ito yung preaching ni Paul. Paul motioned with his hand and said, fellow Israelites and Gentiles who worship God, listen to me. Ito yung binigyan na siya ng time para mag-preach. The God of the people of Israel, ayun na po yung generation, choose our ancestors. He made the people prosper during their stay in Egypt. Panibagong generation po yon. Yung ancestors, ay may, yung pong panahon na yun ay may generation. Tapos yung pumunta sa Egypt, another generation. With mighty power led them out of that country. For 40 years, he endured their conduct in the wilderness. Another generation yun, yung 40 years na yun. He overthrew 7 nations in Canaan, giving their land to his people as their inheritance. All this took place 450 years. Yung 450 years na yon, madaming generation po yon. After this, God gave them judges, another generation, until the time of Samuel the prophet, another generation. Then the people asked for a king, and he gave them Saul, son of Kish, of the tribe of Benjamin, and who ruled 40 years, another generation. After removing Saul, he made David their king. At yung panahong yon, yun ang pinaglingkuran niyang generation. So mga kapatiran, pinag-uusapan natin ngayon ang buhay no, na kung paano magiging sensible. Ano po, kagaya ng nangyari kay David. At kitang-kita ka na po natin dito ang sekreto. Ang makikita po natin dito ay paglilingkod sa Diyos. Okay? Paglilingkod sa layunin ng Diyos at paglilingkod sa layunin ng Diyos sa ating sa panahon ng ating buhay, sa panahon ng ating existence, sa ating sariling generation. The last but not the least, mga kapatid, then he fell asleep sa verse 36. Ang sabi ng 36, now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. So mga kapatid, para sa akin, yan lang naman ang buhay. Yan po ang buhay talaga. Yan po ang parang timeline ng buhay natin. Tayo po ay mabubuhay, tapos mamamatay. Pero si David, ang ganda-ganda po ng kanyang buhay. He served God's purpose. Pangalawa, he served God's purpose in his own generation. Ganda po. And then after that, he fell asleep. Kapag sinabing sleep, sa Bible po, ang ibig pong sabihin nun ay namatay na po siya. So mga kapatid, lahat ng tao ay mamamatay. Kaya ngayong gabi, bago natin marating yung stage ng kamatayan, iaayos ni Lord ngayong gabi ang release ng iyong buhay. Ituturo ni Lord sa iyo sa pamamagitan ng preaching na ito kung paano ka magkakaroon ng maayos o sensible at hindi mechanical na buhay. Kinakailangan, sabi ko sa inyo kanina, ang ibig sabihin ng making sense ay become clear. Kasi malabo. Sa totoo lang, maraming tao hindi nila alam kung bakit sila nabubuhay. Tanungin mo sila, what is the purpose of your life? Titingala sila, ano nga ba yung purpose ng buhay ko? Sabi ko nga nun mga kapatid, mabuti pa ang manok. Alam niya na kawali ang kanyang pupuntahan. Pero mga kapatid, maraming tao, they do not know what life is or their the existence of their life. They do not know. Simply, tanungin nyo sila. Kayong mga nakikinig sa akin na may sinasabing may religion kayo, mga guest po namin, tatanungin ko po kayo, alam nyo po ba ang purpose ni Lord sa inyong buhay? Kaya ngayong gabi, kung yan ay medyo malabo at hindi mo pa tinatamaan yan, eh may edad ka na, pakinggan nyo po ito. Dahil ngayong gabi ay ituturo ko sa inyo paano ka talaga magkakaroon ng isang buhay na hindi mechanical, instead, spiritual na buhay. Hindi isang buhay na senseless, kundi isang buhay na sensible. Napakasarap kayang malaman mo
kung bakit ka ipinanganak, bakit ka nabubuhay. Parang plancha, alam niyang siya po ay pangplancha. Parang sana yung anumang gamit meron tayo, parang ganun din tayo. Alam niyo ang nakakatakot dito? Kapag hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay, didiskubrihin mo yung kung ano-ano mga bagay, kung saan-saan ka sasama, hanggang mapasama ka sa mga aktivista. Kasi nga, you are looking for the meaning of life. Ako naniniwala, maraming sumasama sa mga aktivista dahil hindi nila alam ang purpose ni Lord sa buhay nila. Kasi nga, they are looking for the meaning of life. Lahat yan gusto nilang maranasan, particularly ang mga kabataan na mahilig sa adventure. Gusto nilang malaman, ba yung marami silang karanasan na gustong maranasan, humawak ng baril, mag-rally-rally, kasi parang mayroon silang sense of fulfillment doon. Hindi ko sila masisi dahil hindi nila kilala si Jesus Christ. Pero kapag nakilala mo si Jesus Christ, everything will stop because Jesus will put order in your life. Babaguhin ka niya at bibigyan ka niya ng existence, ng purpose of your existence. Kaya may mga tao walang ginawa kundi magpakayaman, manglamang, kasi hindi nila talaga alam. Magpakayaman, tapos pag mayaman na, naghahanap pa rin ng meaning ng buhay, pupunta sa ibang bansa. Pagbalik dito, malungkot pa rin. Magdodroga na lang. Dahil they are looking for the meaning of life. Pag droga na, ubos na yung pera. Tapos sasabihin niya, ano ba talaga ang kahulugan ng buhay? Papatay o kaya gagawa ng masama? Eventually, magsisuicide na. At that is really unfortunate. Pero kung ngayong gabi ay makikilala nyo si Lord, the Lord will put order in your life. Tonight, pakinggan nyo po ang mensaheng ito. Making sense of our life. Serve God's purpose in our own generation. Ngayong gabi, mga kapatid, ay ang aking, paano ko isasummarize ito? Dito po sa passage na ito, ang Diyos sa pamamagitan ni David ay ipinakita sa atin kung paano magkaroon ng isang sensible na buhay. At nakita natin that by serving God's purpose in our own generation, not to the next generation, but in our present life, in our present generation, dito natin magagawa ang sensible na buhay. This is the whole meaning of life for me, mga kapatid. To serve God's purpose in our own generation. So mga kapatid, bago tayo matapos, I'll give you my recommendations na para kong spiritual doctor. At itong gustong unang-una kong gustong sabihin sa inyo, mga kapatid. Number one, serve God. Okay po, but settle first your spiritual accounts. Anong ibig sabihin? Pastor Jim, sabi mo maglingkod kay Lord. Yes! Yun ang talagang gusto kong maintindihan natin. Maglingkod tayo sa Diyos, pero may prerequisite bago tayo maglingkod sa Diyos. Hindi pwedeng lingkod agad. Alam nyo, kung gusto mong maging driver ni Duterte, hindi yun basta magustuhan mo lang. May mga requirements kaya. Kahit sa Old Testament, sa panahon ni Daniel, nang sila po ay maglilingkod. Di po ba? Sa hari ng Babylon, aba, ay maraming training, pagkain, lingwahe, literature, pananamit, lahat ng yan ay may mga preparasyon. Ganun din mga kapatid, ang sabi ko nga, ituturo ko sa inyo kung ano ang riles ng tamang pag-aayos ng buhay natin para makarating tayo dun sa istasyon na gusto nating marating. Serve God, but first, settle your spiritual accounts. Pastor Jim, anong ibig sabihin ng spiritual accounts? Di po ba mga kapatid, alam natin yung sa bangko. Sa bangko, pag may mga inutang tayo, may mga atraso tayo, meron tayong mga bills na inutang, hindi na babayaran, abay talagang patong-patong ang interest niyan. Kaya dapat ay ma-settle mo yung account mo. Kinakailangan mabayaran mo yun. So ngayong gabi, mga kapatid, gusto kong sabihin sa ating lahat, mga guests po natin, hindi po ito religion, talagang ang itinuturo sa atin ng Lord ay kung paano maayos ang ating buhay. Gusto kong sabihin sa iyo kapatid na tayo po ay merong malaking atraso kay Lord. Okay po, medyo mababaw lang yung salitang yan. E dahil sa totoo lang, hindi lang basta atraso. Marami po tayong utang sa Kanya. Dahil nais ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya pero hindi naman tayo naglilingkod. Binigyan tayo ng Diyos ng maraming ng buhay, ng kalakasan, hindi naman natin ginagamit, utang natin yan kay Lord.
At meron tayong sirang relasyon. Kapag sinabing sira, edi wasak. Wasak na relasyon. Hindi natin siya Diyos. Hindi natin siya kinikilala. Mabuti pa ang manok. Kapag umiinom ng tubig, tumitingala sa Diyos. Tayo, kain na lang ng kain. Lamon na lang ng lamon. Walang nakikilala. Pagising sa umaga, hindi Diyos ang naaalala. Guys, sira ang relasyon natin. May away tayo sa Diyos. Hiwalay tayo sa Diyos. Ito ang mabigat. Patay tayo sa kanyang harapan. Akala nyo buhay tayo? Hindi tayo buhay, spiritually speaking. Tayo po'y patay, patay ang relasyon. Ito yung sinasabi ko, serve God. But first, settle your spiritual accounts. Pastor Jim, ay ano, anong gagawin ko? Paano yan? Grabe pala yan. Yes. Kaya nga meron tayong nightly preaching para ipaintindi, ipaunawa sa mga sa masa sa pamamagitan ng paggamit ko ng mga radikal na salita para magising mga kapatid ang mga tao. Kailangan natin ng mga ganito mga kapatid. Hindi na kasi ito yung panahon ng biruan, ang mundo po'y nasusunog na, eh nandyan na po ang 666, andyan na po ang mga signs ng second coming, maglalaro pa ba tayo? Dapat ko pa bang sabihin ang dahan-dahan nito? Dapat siguro ay sabihin natin to ng may lakas at may puwersa at gagamit tayo ng mga radical na salita at terms para tayo ay magising at matawag ang ating atensyon na mukhang seryoso ang sinasabing ito ng pastor na ito. So mga kapatid, serve God but priority muna, settle your spiritual accounts. Make sense of your life by fixing your deepest problem. I want to tell you this. Ang problema mo ay hindi yung paglilingkod sa Diyos. Yung paglilingkod sa Diyos ay outcome kapag naayos mo ang iyong relasyon kay Lord. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Acts 13, 38 to 39, dun din sa passage na yon, dun sa long preaching na yun ni Apostle Paul, meron akong nakita dun. Ang sabi dun mga kapatid, therefore, yung word na therefore, kahit sa English po, ay, yan po ay isa experimentation niya ang ginagamit. Kaya nga, therefore, ibig sabihin may mga previous na sinabi siya. Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Grabe po yun, mga kapatid. Sabi ron, through Jesus, the forgiveness of sins. Mga kapatid, yan ang kailangan natin. Pinag-uusapan natin yung paglilingkod kay Lord, pero settlement muna. Anong isesettle? Kasalanan. Paano mapapatawad? Magre-relihiyon ba ako? Hindi. Tayo ba'y gagawa ng mabuti? Hindi. Kasi kahit gumawa ka ng mabuti at marumi ka pa rin sa Diyos, marumi din ang iyong gagawin. Example, puno ka ng putik, may hawak kang cake. Kakainin ba yun ng taong bibigyan mo? Hindi, sapagkat yung cake malinis, kaya lang hinawakan mong marumi ka, polluted na rin po yun. So kailangan po natin ng forgiveness ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Jesus Christ. So yan po ang pagsisettle ng ating mga accounts. Alam niyo po sa 2 Corinthians 5:17, ganito nakasulat, ito po ang kailangan po natin. Ito ang tamang starting point. Therefore, if anyone is in Christ, kung sino man ang nakay Kristo, he, the new creation has come and the old is gone and the new is here. So mga kapatid, kailangan mo palang mapa kay Kristo, mapunta ka kay Kristo, yung buhay mo, yung kaluluwa mo, yung pagkatao mo, lahat-lahat sa iyo, ibigay mo kay Lord, yun po ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Kapag bago na, ibig sabihin, tapos na yung spiritual problems mo, tapos na yung spiritual accounts mo. At kapag natapos na yan, pwede ka nang maglingkod kay Lord. Kasi napatawad ka na, malinis ka na, wala na kayong away, wala ka ng atraso, wala ka ng utang, hindi, naayos na ang inyong sirang relasyon. Kasi marami dyan, gusto agad maglingkod, hindi pwede, banal ang Diyos. Banal ang Diyos. Hindi pwedeng lalapit ka sa Kanya na ganyan ka lang. May mga ano yan, may dignity yan eh. Mayroon niyang mga prerequisite. At yan nga po ang mahalaga. Alam nyo, hindi mahalaga sa Lord ang paglilingkod mo sa Kanya. Ang unahin mo ay yung maayos ka, spiritually speaking. And then, pag maayos na tayo, tagalangit na tayo, napatawad na tayo, that's the time that God will accept our service. Yan po ang totoo.
Wala pong kulang, walang bawas, walang sobra. Yan po ang totoo. That is the only way. Pangalawa, mga kapatid. Ito na po. Know God's purpose and design in your life. That's the way to serve God. Okay ha, sabi ko sa inyo, iaayos natin ang release ng inyong buhay. Mga guests po natin, mga kapatira natin, o mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, ninong-nina, mga lolo-lola, mga pinsang buo na nakikinig sa akin ngayong gabi, inaayos po natin ang inyong buhay batay sa banal na aklat, batay sa salita ng Diyos sa Biblia. Anong una? Settle your spiritual accounts. Number two, alamin mo yung purpose ni Lord at design ni Lord sa buhay mo. That's the way to serve God. Wow! Matapos kang malinis, aalamin mo yung purpose ni Lord sa'yo. Alam nyo, lahat ng bagay sa bahay ay may purpose. Example, electric fan. Okay po, yung ilaw, yung kaldero, yung kotse, yung computer, yung plancha, yung CR, lahat ng yan ay may purpose. Eh bakit ikaw? Parang wala kang purpose. Kasi nga, that is a sign na ikaw ay ligaw. Kaya nga, kahit na sino mag-invite sa'yo, sama ka lang. Sama ka sa aktivista kasi nga hindi maliwanag ang purpose ni Lord sa'yo. Kung saan ka mabitbit, kung saan ka mahina, kung saan ka madala ng hangin, kung saan ka madala ng ano, kaya walang direksyon. Pero pag ikaw ay alam mo na pupunta ka ng Palawan, edi hindi ka madadala sa Baguio kasi alam mong Palawan ang pupuntahan mo. Ganon din ngayong gabi, mga kapatid. Ngayon, ano ang may sasuggest ko dito? Alamin mo ang iyong spiritual giftedness. Oh, totoo ba yan, Pastor? Yes. Matapos mong malinis ang iyong spiritual accounts kay Lord, malinis ka na, right? Bibigyan ka ngayon ng giftedness. Ito nakasulat sa Bible. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. Ayun po, may iba't ibang regalo, pero iisang Espiritu ang nagdi-distribute nito. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same work at work. Now, to each one, bawat isa, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Okay, mahaba po ito, pero ang punto ko lang ay ganito, mga kapatid. Bawat isa sa atin ay nabigyan ng iba't ibang regalo, kakayanan, dinistribute sa atin ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang minabuti, ayon sa kanyang desisyon for the common good of the people. So yun po, mga kapatid. So yan na po yung pangalawang hakbang. Ano yung unang hakbang? Sa pag-aayos ng release ng ating buhay, una, settle your spiritual accounts. Accept the Lord Jesus Christ in your life. After that, binigyan ka na ng Diyos ng giftedness. Okay, parang kumbaga sabay, sabi ko nga sa inyo, alam mong plancha ka, alam mong electric fan ka, alam mong ilaw ka, alam mong CR ka, alam mong kaldero ka. Yun ang dapat nating malaman dahil crucial yun. Hindi pwedeng yung electric fan ang ang magpa-plancha. Hindi rin yung plancha ang magiging kaldero. Ikaw din aalamin mo yon. May special giftedness si Lord sa'yo. Kagaya ko po, ang gift sa akin ni Lord ay pastorate, preaching of the gospel. Ayoko nang gumawa ng ibang bagay. Kasi parang sa buhay nating physical, pangit naman na yung plancha ginagawa mong kaldero. So mga kapatid, you have to know this kasi, guys, ito po ang importante. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, we are making sense of our life at binibigyan kita ngayon ng pagkakataon na maging sensible ang buhay mo. How? By serving God's purpose. May purpose si Lord sa iyo eh. Alamin mo yun. Dapat mong maintindihan yun and stick to it. Alam nyo, mga kapatid, you are blessed na magkaroon ng ganyang kaalaman. Buti nga, hindi ka ginawa ng Diyos na butiki. Pwede yun kasi ang Diyos walang utang sa'yo. Alam nyo, nung nilikha tayo ng Diyos, eh wala siyang obligasyon na gawin tayong tao, gawin tayong babae, gawin tayong lalaki. Actually, pwede kanyang i-create, pwede ding hindi kasi walang utang na loob ang Diyos sa'yo. But God created you anyway. Ngayon lumalayo ka sa Diyos, ano ka?
Wala kang utang na loob. Huwag ganun. Mapapahama ka sa ganyan. Kung alam mo ang Diyos ang gumawa sa iyo, dikit ka dyan. At sabi mo, Lord, ano bang gusto mong gawin ko? Hindi yung dinadrive mo yung buhay mo. Kung ikay totoo na Christian at sumusunod ka kay Lord ng Biblia, ang tanong lagi, Lord, what is your purpose in my life? And I'll do it. Kaldero ba ako? Ako ba ay electric fan? Kapag na-determine mo na ikay electric fan, stick to it. Huwag ka nang magpawardi-wardi. Huwag ka nang maggawa ng iba pang bagay because that is a violation. Nakakita na ba kayo ng kalderong nag-i-electric pan? Ganon din tayo, nakakatawa yan. Pero tinuod man na sa atong kinabuhi. Kapag tayo po'y ganyan, ibig sabihin ligaw tayo. Kaya yung mga taong napunta ng aktivista, hindi kasi nila alam, I understand them. They live in darkness. Kaya yun, kahit ano nang nangyayari sa kanila. Guys, number four, napakahalaga pa nito. Serve God's purpose in our time, in our pandemic context, and in our own generation. Eto na naman. Edi, naayos mo ng spiritual accounts mo. Alam mo na yung giftedness mo. Gagamitin mo ngayon yan. Saan? Sa panahong ito, sa generation na ito, hindi next, hindi yung after your existence. Ngayon ito, kaya nga binuhay ka eh. Ngayong panahong ito, sa panahong ito, dito ka magiging lively, magiging tagapaglingkod ni Lord sa panahong ito. Anong gagamitin mong paglilingkod? Yung ano ang giftedness ni Lord sa iyo? Mga kapatid, napakahalaga po niyan, mga kapatiran. At saan tayo maglilingkod? Pupunta tayo dun sa agency na itinakda ng Diyos at yan po ay ang kanyang iglesia, yung church ni Lord. Kung ikaw ay preaching, pupunta ka dun. Paano ba magpipreach? Saan ako magpipreach? Anong gagawin ko? Kung ako ay singer, saan ako kakanta? Anong kapulungan? Dun ba sa KTV? Dun ba sa mga sa lamayan ng mga unbelievers? Di ba dapat mga kapatid, tayo po ay gagamitin ang anumang meron tayo for the Lord? Napakahalaga po nito. Alam niyo mga kapatid, grabe po. Papakita ko lang sa inyo yung progress na nangyari nung isang yung nangyari sa panahon ni Pablo. 'Di ba sa chapter 13 verse 43, mga kapatid, after the preaching of Apostle Paul, nakakilala yung isang congregation ay talagang ay lumapit sa kanila at nagpapasalamat. Sa verse 43. Sa verse 44, hindi lang congregation, isang syudad na po ang nakinig sa kanila. Sa verse 49, ang word of the Lord na nag-spread through the whole region. Ang point ko lang ay ganito, mga kapatid. Kailangan alam ni Pablo ang purpose ni Lord sa kanya. Tinawag nga siya, ibinukod nga siya, at yan, ganun ang nangyari. Ganun din dapat tayo, mga kapatid. Dapat malaman mo yung purpose ni Lord sa iyo at dun ka mag-grow, dun ka mag-glow, dun ka lumago, dun ka magpagamit. And I tell you are making sense of your life. Diyan ka makakaranas ng fulfillment, ng satisfaction, ng kagalakan at kasiyahang walang kapantay. Hindi, effortless na yan dahil ginagawa mo yung design ni Lord sa buhay mo. Alam niyo mga kapatid, ngayong gabi ay Friday, ngayong gabi ay panahon ng pagsisisi, ngayong gabi ay panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Umayos tayo at magpaturo tayo kay Lord at magpag-guide tayo kay Lord. Because I want to tell you this, hindi ka magiging masaya unless na ikaw ay mag-cleave, mag-connect, mag-immerse, mag-incorporate sa Lord na lumikha sa iyo. Nilikha tayo ng Diyos. May design ng Lord sa iyo. May purpose si Lord sa iyo. So making sense of your life, how? By serving God. By serving God's purpose in our own generation. Ngayon tayo dapat maglingkod mga kapatid. The last but not the least, mga kapatid, how to make sense of our life, the last is rest and peace in the Lord. Mga kapatid, di ba? Kay David, anong sabi doon mga kapatid sa 36? Maliwanag po na when David had served God's purpose in his own generation, naglingkod siya sa Diyos
sa layunin ng Diyos sa kanyang generation, comma, and then he fell asleep. That's life. Yun lang ang buhay natin. Matapos tayo maglingkod, mamamatay tayo pare-pareho. Ikaw at ako, ako at ikaw. All of us will die soon. Sooner, mamamatay tayo lahat. Pero sana bago mangyari yung aspect na yon, ay makapaglingkod tayo sa Diyos, sa layunin ng Diyos, sa panahong ito ng generation nating ito, sa panahong ito ng pandemic. Napakaganda po ng mensaheng ito, mga kapatid. Alam niyo, ang sabi ng Hebrews 9:27, just as people are destined to die once and after that to face judgment. Napakaliwanag po. So mga kapatid, ang pang-apat na recommendation ko ay magpahinga ka ng mapayapa. Ibig sabihin, mamatay ka ng payapa, mamatay ka ng handang-handa na kangiti kang mamamatay. Walang mag-iiyakan pag ikaw ay namatay. Yan ang totoong rest and peace. Walang mag-iiyakan. Magsi-celebrate pa nga dahil mamamahinga ka ng may kapayapaan. Dahil you serve God. You served God's purpose in our generation. In sa context ng ikaw ay buhay. Yung buhay, yung existence mo, ginamit mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So mga kapatiran, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Mga kapatiran, pakaisipin po natin ito. Ang ganda po ng ating pagtatapos na ito ng Friday. Grabe po. Grabe po. Making sense of our life. Kung ang buhay nyo ay mechanical, kung ang buhay nyo ay para bang puno na ng kabagutan, wala ng enthusiasm, wala ng joy, puro kapaguran, puro stress, mga kapatid. Ngayong gabi, inaayos ni Lord ang release ng ating buhay. Mga kapatiran, napakaganda po nito. Alam nyo, itong pinag-usapan natin ito, hindi ito COVID. Ang COVID, puro takot ang ibibigay sa atin yan. Etong itinuro ko sa inyo, eto ang mag-aayos ng buhay natin. Huwag na po tayong pumunta pa kung saan-saan. Eto na po ang salita po ng Panginoon. Inayos na po tayo. Nagbigay na po ako sa inyo ng apat na puntos na dapat nyong gagawin ngayong gabi. Eto na po, sundan nyo lang po ito. Hanggang kamatayan na po ito, itong aking recommendation na ito. Salamat po sa ating Panginoon. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Salamat sa mga guest natin. Salamat sa mga nakinig. Salamat sa mga nag-share. Salamat sa mga taus-pusong nag-support sa gawain ito. Napakahalaga po ng ginagawa po natin. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Heavenly Father, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong mga katotohanan. Salamat po sa inyong espiritu na nagturo sa amin tonight. Salamat po sa inyong habag at biyaya. Salamat po sa lahat ng inyong mga spiritual gems na pinakita ngayong gabi. Salamat po sa mga katotohanan aming naituro, na isigaw, na ipangaral ngayong gabi. At alam kong marami pang mararating ang mga turo na ito dahil itong turo na ito ay recorded, Panginoon. At ito po ay talagang iikot po sa iba't ibang panig ng sanglibutan. Panginoon, kayong kumilos, kayong magpala, kayong gumawa ng himala. Mga kapatiran, naway humingi tayo ng tawad sa Diyos, naway manumbalik tayo sa Diyos, sa kanyang purpose, sa kanyang design. Magsisi tayo sa mga panahon dinadrive natin ang buhay natin, sa panahon na nagmamarunong tayo, sa panahon binabaligtad natin ang buhay natin. May purpose si Lord sa iyo na maging ganito, pero hindi mo yun ang ginagawa. Bagkus ay nilalabanan pa natin ang purpose ng Diyos, kaya napapahamak tayo. Ngayong gabi, let's go home. Let's be with God tonight, to the maker and builder of our life, to our creator God. Let's go back to Him. Hallelujah. Napakaganda po. Lord, salamat po sa gabing ito. Mga kapatiran, sumati ng Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray, amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon. Ang taas-taas po ng ating shares ngayong gabi, 132 shares, mga kapatid. At ang taas po ng ating active viewers. Kung ako nagkakamali, this is the highest, anak, ano? This is the highest, mga kapatid. Magwawalong buwan na po tayo
meron tayong 180 active viewers for tonight. Grabe po yan. 180 people, isang malaking congregation niya na nagsimulang makinig sa akin mula sa simula hanggang katapusan. Thank you so much, 180 people. Thank you for blessing your soul. Thank you for joining with me. Thank you for listening attentively. Hindi ka nagsayang ng oras. Pinagpala mo ngayong kaluluwa. Salamat po sa Panginoon. So mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay, patuloy po nating ipinapaalala na suportahan po natin ang atin pong Beyond Ministry, naglalayon po na makaagapay sa mga kabataan. Ano po, salamat po kay Lord. At sa mga bisita po natin for tonight, patuloy kaming nananawagan na ikaw ay mag-enroll sa ating online Bible study. Walang kabayad-bayad dito kapatid, samantalahin mo dahil pinakamahalagang education ang Bible education. Bible knowledge talaga, yan ang pinakamataas na learning. Alam nyo nung araw mga kapatid, pag ikaw ay matalino, ay talagang theology ang ito ang dapat mong i-take. Kaya nga tinatawag yan nung araw na ang theology is the queen of science. Pag matalino, Bible, salita ng Diyos. Ngayon naman, pagka matalino, doctor, engineer, ayan po. Pag bubonik daw, pastor, ay nako, maling-mali mga kapatid. Next po nating announcement, naka-upload na po ang aking bagong-bago at mainit-init pa pong mensahe na ginawa ko po last night. Pinamagatan po nating Secure Progress, Expect Challenges. Nasa YouTube na po yan. So mga kaibigan, mga kapatid, patuloy po kayong mag-recruit ng mga taong magsasubscribe sa akin pong YouTube channel. Ministry na po ninyo yan sa mga non-Christians para lagi silang datnan. Imagine per week, 5 ang matatanggap niya na Bible preaching. Aba, blessing po yon mga kapatid. Salamat po kay Lord. Next po ay meron pa tayo. Okay, so mga kapatid, kung sino po ang gustong makatulong sa gawain ng ating Panginoon, andyan po ang opportunity. Sabi dyan, no one has ever become poor by giving. Wala daw pong maghihirap kapag nagbibigay. Bakit? May sistema ang Diyos dyan. Naglagay po siya dyan ng spiritual law na ang nagbibigay ay pagpapalain niya. So salamat po kay Lord. It's 3 minutes before 9. Salamat kay Lord. Medyo advance po tayo. Good night po. Ngayon po ay Friday. Wala po ako bukas ng gabi. Lunes na po tayo. Pero sana ngayong gabi, ang pakiusap ko, mga tatay, magkaroon po kayo ng reflection with your kids. At pag-usapan nyo po at magugulat po kayo ang inyong mga anak na nakinig ngayong gabi. May mga ano yan, may mga reflections na minsan ay hindi mo rin naisip. Pero ang ganda-ganda. Magpalakasan po tayo. Hindi lang po sa tinapay nabubuhay ang tao. Tatandaan po natin yan. Hindi lang sa tinapay. Hindi lamang sa pagkain. Dili lang sa bugas na nabuhi ang tao, mga kapatid. Kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. At sa panahon natin ay, praise God, gabi-gabi po tayong pinapakain ng ating Panginoon. So mga kapatid, kung may mga questions kayo, mag-private message po kayo sa akin. Yung may mga testimonies, huwag kayong mahihiya. Yung mga gumagawa ng reflection, send it to me. Binabasa ko po yan lahat-lahat, bawat letra. Honestly mga kapatid, by God's grace, nakaka-inspire po yan sa akin. So salamat po mga kapatid. So see you on Monday kung buhay ka pa at kung buhay pa rin si Pastor Jim. Amen po. So bukas po, see you tomorrow mga pastor, City Bible Church pastors. Sa dako ng Binyan, meron tayong fellowship bukas ng alas 10 ng umaga sa CBC Binyan. God bless, good night, at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus. God bless, Shalom!